Hello, Scorpio. This is for you. Itong reading na ito ay para sa mga Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Scorpio. Take only what resonates. Love reading, guys. Pwede magkapalit-palit ang roles. Pwedeng makuha kong energy person mo, tapos sinasabi ko ikaw yon. So, pwede magkapalit-palit. Normal yon. Kasi hindi naman ito personal. And if ever gusto mong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, siya yung open sa personal. Ako po, open ako pag i-announce ko na lang kasi sa ngayon medyo hindi pa po ako open sa personal. What do we have here for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Scorpio? Check mo rin yung ibang sign, yung especially yung Sun, Moon, and Rising mo. For Scorpio, anong messages para sa mga Scorpio pagdating sa love? Main energy mo, Two of Pentacles and the Two of Wands. Gusto ko i-clarify ito. What's with the Two of Wands? The Chariot. At the bottom of the deck, you do have here the Six of Swords. Yung iba sa inyo, you could be dealing with two people. And the Chariot is here. Pwedeng nagiging mailap ka. Or hindi ka nagtitake ng action regarding sa kung choice, maybe these are choose two choices mo. To dalawang kakonect na pwedeng, hindi mo alam kung alin dito, sino dito. Diba? Lalo na with the Six of Swords, pwedeng pagdating sa someone, maybe you're moving on from the past. Or nasasaktan ka regarding this message na parang nagkakaroon ng malaking, I feel like you still love the past person dito with the Ace of Cups. Nakita natin yan at the bottom of the deck. So, meron kang past person, tinatry mo mag-move on dito. Pero mahal mo pa rin eh. Parang ang hirap mag-move on. So, nagkakaroon ng ng ending. Pero you have choices. Kunin natin yung main energy ng person na kakonect mo, Scorpio. For Scorpio. Two of Swords, oh. Ten of Pentacles is here. Actually, angel number na to. Ano eh? 222. Yeah, 222. Tapos bottom of the deck is the Lovers and the Justice card. Pwedeng married ka dito sa person na to or may marriage na involved sa inyo, but with the Lovers card, I mean ang energy nito, ang feeling nito is like parang soulmate, twin flame. This is like a romantic partner. But ang nakukuha kong energy pareho ng may pagmamahalan doon. Kaya lang, pwedeng may choices din itong person na ito or may kailangan siyang gawing desisyon. The Two of Swords. Maybe may kinalaman sa pera, pero pwede rin namang wala. But I can see pwedeng may choices. Pareho kayo may choices ng person na ito. Emotion ninyo sa isa't isa. Well, dalawa yung kakonect mo. Hindi ko alam kung sino yung nakuha na natin doon ng energy. Bahala ka na. Seven of Cups. Okay. You're really daydreaming about someone. Yung kahit nasa trabaho ka, nasa, ang tawag dito, nasa, maybe kahit busy ka, you're still thinking about the lovers, the person na parang feeling mo, oh God, I feel like gusto mong pakasalan itong taong to or gusto mong makakonect, pero at the same time, gusto mong i-cut off the, maybe kasi nga, you are the Four of Wands and the Ten of Cups.
pwedeng you're already stable, maybe you are in a relationship, yung iba pwedeng kasal ka na, so paano, 'di ba? Parang ang hirap. Itong past person na to, hanggang pag-iisip lang, hanggang manifest lang, hanggang isip-isip lang, 'di ba? Naaalala mo lagi, most of your time laging ito ang laman ng isip mo. Emotion ng taong ito para sa iyo. The Hangman, okay, naghihintay siya. Seven of Wands and the Nine of Pentacles. So, pwedeng habang naghihintay siya, nagpo-focus siya sa finances niya, sa career niya, sa talent niya, skills niya. Gusto niya maging successful. Pero pagdating sa, like, pagdating sa iyo, hindi siya sigurado kung mahal mo pa siya, or kung namimiss mo ba siya, or mahalaga pa ba siya sa iyo, the Hermit. Yeah, pwedeng, wala siyang idea kung ano ang nararamdaman mo pa para sa kanya. Pero nandiyan siya, naghihintay pa rin. So, what will happen in the near future for you, Scorpio? Nine of Swords is here. Temperance. Clarify the Nine of Swords. Ten of Wands. Clarify the Temperance. Sa Sagittarius energy to. This is the High Priestess is at the bottom. Is here. Ay. Nakamuy ako bigla ng ano, parang powder. So, I don't know, may ginawa ka bang something na, or might be habang nanonood ka, nagpupunas ka ng alikabok, or whatever, medyo maalikabok, medyo parang may alikabok na gumanon sa mukha ko, or maybe nagpupulbo ka, or something, maybe chalk, yan. Pinakamalapit na naamoy ko is chalk. So, parang, this could be a reading. Well, in the future, hindi mo kasi mapipilit yung isang bagay na alam mo, like if you feel or if you, you know, try na kalimutan, tanggalin yung emotion mo sa isang tao, alam mo yan na hindi mo kaya eh. Hindi, mahirap tanggalin agad yun. Lalo na kung ilang taon na yung lumipas, pero na doon pa rin yung sensitive ka pa rin pagdating sa usapin dito sa taong to. Like, be honest with yourself. Naka-retrograde yung mga planet natin, no? Neptune, Saturn. So, I'm sure, not only that, Neptune, Saturn, Uranus, Pluto, si Chiron, naka-retrograde. So, ano ibig sabihin nun? Ito yung time na magiging real or magiging totoo ka sa sarili mo. Like, para kang nakasuot ng rose-colored glasses, pero bigla mong hinubad. Tapos makikita mo yung, alam mo yun, pag nakasalamin ka ng pink, ang ganda na nakikita mo, di ba? Parang ang ganda ng paligid mo, hindi mo nakikita yung mga kamalian or yung mga pangit or na hindi ka pala talaga satisfied or masaya sa situation, etc. Hindi mo makikita yun eh. Iba ang makikita mo. Maybe makikita mo, ay masaya ako kasi kompleto ako, may family ako or what. Or especially if you are married nga, kasi may nakikita tayong marriage dito. And makikita mo, ay may home ako, kompleto kami, but during this time, might be mararamdaman mo yung feeling na, teka lang, parang hindi ko gusto yung situation ko. Hindi ako masaya. And I can see that in the future, nakikita natin na ang pag-iyak mo, ang kalungkutan na nararamdaman mo, kasi marirealize mo na nahihirapan ka, na may mga bagay ka with the Ten of Wands na hindi mo kayang i-let go basta-basta dahil sa responsibilidad. Pero nakikita natin na gusto mo in the future, ganito, ganyan. Pero mahirap mag-asam ng happiness sa future kung alam mo na yung inaasam mo is mahirap makuha. With the Ace of Cups, nakikita natin, you do love the person in the past. With the Temperance, nakikita natin, you're still waiting in the past. Ano ba or sino ba yung taong nakakapagparamdam ng home para sa'yo? Yung
yung parang feeling mo, this is my home, this is the person I want to be with. Kasi alam mo, the more na hindi ka naggagawa ng choices, the more na mahirap eh. Diba? Kaya yung iba sa inyo, kaya nanonood ng tarot readings, dito inaalam niya kung kamusta na may person niya. Hanggang doon na lang eh. Kasi pwedeng hindi, wala. Kumbaga hindi nagkakaroon ng, sa katuparan ng connection na ito. But with the High Priestess, you're dealing with someone na pwedeng spiritually connected ka sa kanya. And napaka-spiritual din itong person na ito. The Seven of Pentacles, I can see na pwedeng may i-work out niya ang kanyang finances, maybe. Nag-focus siya sa mga new beginnings. The Fool is here. So, nakita tayo dito ng person na willing mag-take ng risk para sa'yo. The question is, willing ka bang mag-take ng risk para sa kanya? Kasi para sa'yo, willing siya mag-take ng risk. Okay? So, what is the advice for our Scorpio? Yeah, the advice for you is the Devil. And the Five of Wands. Number 5 sa numerology is about changes. Well, the Devil is like literal, kontrabida sa pelikula. So, hindi masamang minsan maging kontrabida ka sa buhay mo or sa buhay na meron ka ngayon para maitama kung ano talaga yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Lalo na with the Five of Wands. Well, hindi to applicable sa iba. Hindi to applicable sa lahat. Kasi yung iba sasabihin, hindi okay naman yung relationship namin eh. Kung okay yung relationship niyo, bakit mo sisirain, diba? But the way I see this, kung hindi na okay, the Five of Wands is here. May mga pag-aaway, mga magugulong, connection within the home, the hermit is here. Maybe it's the right time na pag-usapan. Kasi hindi pwedeng ipipilit mo na, okay kami, kinabukasan, hindi. Alam mo yan eh, pag-usapan nyo muna, and then after that, I don't know, you could be married with a person na hindi nyo naman talaga gusto ang isa't isa, napipilitan lang kayo. Because maybe responsibilities, children, yung iba. Diba? So anyway, thank you for watching. I love you all, and bye-bye.